Ano, siyempre ito reconstruction yung iba kasi yan. This is a cave, and then on top of that cave, they built a church. Kaya yan, no, may paari ka. That is also another passageway of the... Okay. Ganyan ang mga... Ako yung nakakapunta doon 2006, 2008, 2007. Nag-invite sila pero nahiya na ako eh. Pwede bang iba na lang ang i-recommend ko? Sabi ko ayaw namang ibigyan ng scholarship sa iba. Kasi nahiya na ako kung babalik-balik ka doon tapos. Ito yung ano example na binigay sa amin yung ano sowing of the, you know, the parable of the sower. Minsan lang isang taon umuulan. October. Kaya the rest of the year may mga idol na ganyan. So yung nagtanim, ano, tinapon-tapon niya, ganun daw ang style kasi sa pagtanim noon. Kaya ang question natin, ano bang klaseng farmer yan? Bakit tayo tinatapon lang yung mga ano? Some fell on the weed, some fell on the stone, some fell on... Ito, habang walang nakatanim, siyempre ginagawang shortcut na yun. Kaya some fell on the path. Oh, kasi nagkaroon na ng path doon. Ay, naku, paliktad. Yan ang example ng ano. Yes, the Lord will overshadow you. So ito ang example ng mga ano, ng mga olive trees. Sa olive trees at saka donkey. Ayan yung ano namin, yan yung sponsor ko actually. One of the founders of Batcol. And ang bawat isa sa amin noon may sponsor. Pero ngayon, nagka-crisis ngayon United States, lalo na ngayon na si Trump ang ano, parang naubusan na ng hindi na ng mga sponsor. Pero kumukuha pa rin sila ng sponsor doon sa Canada. So yan ang example ng desert, and very stony and very hot. So yung mga high blood, kawawa. Kasi kailangan nakasumbrero ka lagi. Walang nagpapayong doon. Huh? Nagpayong ka. Pinoy na Pinoy ka pa nagpayong. Yeah. Ito yung sinasabing narrow gate. Yan ang ano, dinadaanan ng mga sheep. Ano, narrow. Yan, narrow gate na pinapasokan. At saka yung ano, sabi ko, bakit nalaman ng ano, ng shepherd na 99 lang yung sheep niya? Kasi daw at the end of the day, paganyan sila. And then the sheep will run, and then they count them one by one. At saka yung sheep, ang ating pagkaunawa sa sheep, yung mababait ang sheep, hindi, aanga-anga nga yung sheep eh. Kaya nga meron siyang shepherd. Kasi yung shepherd ang magsasabi, huy, huwag kang dyan, ganyan-ganyan. Eh bakit nawala yung isa? Sabi ko, eh sige, aanga-anga daw. So, kasalanan niyo kung bakit siya nawala. But that intensifies the message na kasalanan mo na nga, hinanap ka pa. At iniwan yung 99. Ordinarily, hindi mo iiwan kasi baka may mga mawalang tatlo, apat, dahil lang sa isa. No? Pero yun nga yung mensahe. Yan, binuksan yung gate, narrow gate. And then, yan, pumasok kami sa big gate. Ito ang example ng Roman soldier. During the time of Jesus, as you know, Palestine was under the rule of the Romans. Kaya nga, there are always texts to be uncovered. Like for example, doon sa Matthew 5, ngayong ano, when somebody asks you to carry his pack for 1 mile, carry it 2 miles. So that is referring to the soldiers. Pero if you take it literally, sasabihin, pakidala mo nga ito hanggang Cubao, tapos dinala mo doon sa Marikina, eto siyempre, magagalit yung ano. Magagalit yung same. But hindi yun kasi ang meaning ng text, di ba? That is what we mean by you think, para hindi literal yung ano, meaning ng text. Ang karpintero, hindi gumagawa ng bahay. Ang karpintero, mga maliliit lang na upuan, mga ganyan ang ginagawa.
So, iba yung aking pananaw noon. Akala ko, ang karpintero gumagawa ng bahay. Pero yan ay isip dito sa Pilipinas doon, hindi. Kasi ang kanilang mga bahay doon, bato. Pag malayo ka nga eh, yellow. Sabi ko, bakit pag malayo ka, yellow? That will be consistent with the description daw of Jerusalem na the golden city. Oh, golden city. Examples ito ng mga punong kahoy doon. Oh, yan. Kung makita nyo, ito yung ano, yung lamp. Kasi sabi ko, you are the lamp and nobody puts the lamp under the table, under the chair. Bakit naman kasi ilalagay mo sa under the table? Yung pala, ang lamp nila nakaganyan, oh. Yan nila ilalagay. Ito yung roof niyan. So nagtataka ako, pag ganyan yung bahay, halimbawa ng may-ari ng bahay, at ikaw ay gumawa ng hole doon, the whole roof will fall down. Oo, kasi ganyan lang naman. Ito ay reconstructed si ano ba yon? Ano bang tawag doon sa ano? Pinupuntahan nila every Sunday, synagogue, no? Reconstructed synagogue. Ito mga classmate ko, ito yung naka-red ay guide namin. Pag pumunta kayo doon, mas maganda kung ang kukunin ninyong guide ay yung Christian. Kasi kung ano lang, kung Hudyo, ipapakita lang sa inyo yung mga places ganyan. Pero ano yung religious significance doon? Yan ang importante. Pero kung mag-ano ka rin lang kayo, lalo na yung mga mag-retire sa inyo, kung pupunta lang kayo doon for to be a tourist, mag-aral na lang kayo kasi 1 month. Merong 1 month studies doon sa among the Zion sisters. Doon sa Homo, Ecce Homo. Oo, doon sa Ecce Homo. Pareho din naman ang ma-spend mo kasi doon sa amin sa bat call, sasabihin, okay, ito yung babasahin natin, yung ano, about, sino to? King David and Goliath. Then after i-discuss namin yun, sasabihin, pack your things because we're going to the place where it probably happened. Ayun, so mag-impake ka na kasi, how many days will we stay there, Rabbi? 1 day. Alright, so mag-impake ka na for 1 day. Or, kasi sa Jerusalem yun, at Galilee naman yung ano ng Sea of Galilee. So, we're going to the Sea of Galilee. Wow, Sea of Galilee. We are going to stay there for 1 week. Ah, 1 week. Nako, magbaon ka ng water, magbaon ka ng lahat-lahat. Tapos sa excitement ko, sabi ko, order tayo ng Peter Smith. Pagdating, tilapia pala. yung tilapia pala ang tinatawag doon na Peter Smith. Pero they cook it in the Jewish way, kaya ano din. Sabi ko, pumunta lang tayo dito para kumain ng ano. Tilapia, bansa mahal-mahal pa naman. Tiberias. So, Estonian. Ito ang maganda. Yan. Pinapakita niya yung, ito yung tinatawag nilang watchtower. Anong klaseng watchtower yan? Sabi ko, ganyan lang pala. Tapos mag-oversee siya sa mga ano nila, mga halaman nila. Kasi marami ding magnanakaw daw. So, yan yung watchtower. Ito, importante yan kasi, dyan nila inilalagay yung olive. Ay, grapes pala, grapes. And then, ano, magawa ka silang ganyan. Pagkatapos yung paa, ganyan-ganyan. Siyempre, hugasan nila yung paa nila. And then, the juice will flow. Sa ano, kasi daw, kung machine or whatever ang gagamitin mo, ano ba yun? It will become bitter. Kasi pati yung seeds will be crushed. Pero kung paa daw ang ginagamit, hindi daw nakakrush yung seeds. Ah, okay. Kung may foot disease. Ano, tumawa din kami talaga kasi, ano ba yan? But now they are kasama niya yung sheep, if they go to one place, di magkakain-kain yung ano, yung sheep.
pag wala na yung grass, transfer na naman sila sa another place. That is why the shepherds were associated with the stealers. Kasi pag alis nila, maraming nawawala doon sa doon sa inalisan nila. Kaya tayo, nagro-romanticize tayo na, ah, mabuhay ang mga shepherds, kaya sa kanila first na nag-appear ng angel, kaya tapos sabi natin, oh, yung mga sheep, okay, like the good sheep. Kaya nga, I am the good shepherd kasi may mga bad shepherd. Yeah, yan ang shepherd, shepherdess na babae. They are supposed to be kept together, yung mga, ano, yung mga sheep. That's why they, ito yung ano, ginawa nilang pang ano, pang gamit ng, yung paste from the olive trees, from the olive fruit, may gagawin silang paste na kinakain eh. Yung ano, kinakain nila, sisa parang chapati ba? Oo, tapos lalagyan ng paste, tapos lalagyan ng pipino. Yes. O tapos i-roll mo, tapos yung kainin mo, masarap din naman. Yan ang shawarma. Oh, ito yung pan, ito yung, how do you call that now? Synagogue. In the synagogue, there is a specific place where the reader will stand. And usually, the one who reads what is taken from the prophets is usually the youngest. Kaya when Jesus, as a 12-year-old boy, went there, he was the youngest. So he read doon sa, ano, Luke 4. Diba? Luke 4, 16-20. Yan ang binasa niya from Isaiah. And yan ang naging theme ni Luke doon sa kanyang gospel. Kaya kung the gospel is about the poor, it is because Luke chose that as the theme there. And it's about prayer, it's about women, it's about the outcast, it's about the spirit. Okay. Yan yung roof na sinasabi ko. So siyempre, kung, if you bore a hole there, edi lahat yan babagsak. Diba? Ayan yung ano, reconstructed na entrance ng synagogue. Ayan, yan ang flat ang kanilang ano, flat yung kanilang bubong. Kasi nga pag ano daw, pag feast ng Passover, ang mga ibang tao dito natutulog. O, kasi mainit talaga doon. Ito na yung mga houses ngayon. Ito yung example ng, siya yung shepherd kanina, ngayon carpintero na. Kasi for the sake of ano, picture taking. Ayun. Ayan yung ano. Ah, ito yung lamp na ilalagay sa ganyan. Ang ginagamit nila, ano yung olive oil na hindi na uubos. Tapos yung wick niyan, yung wick galing sa isang klase ng plant, hindi rin nauubos yun. Oo, kaya maganda yung kanilang kwan. Parang yung needle? Oo, yung parang needle, na, parang cotton father na kinuha sa isang plant. Matagal maubos. Ah, hindi. This is the Church of the Annunciation. And then, doon sa Church of the Annunciation, kapag pumasok ka, the first thing that you see is the image of the Blessed Virgin Mary of the Philippines. Kasi ito, maraming ano, image of the Blessed Virgin Mary depende sa nation na pinanggalingan. Kaya kung China, tignan kung Blessed Virgin Mary mukhang Chinese. Sa Vietnam, ganun din. So, tignan natin yung Pilipinas mamaya. O yan, South Africa, ganyan ang itsura ng Blessed Virgin Mary nila. Guatemala, Vietnam, Thailand. Pero doon sa entrance, Philippines talaga. Pero last na pinicturean ko yun. Pero dito sa loob, yung ano. Nandyan yung si Blessed Virgin Mary at saka si sino to, Elizabeth. Franciscans ang nag-aalaga niyan. Franciscan Friars. Classmate ko yan, taga China. Annunciation. Church of the Annunciation. This is in Nazareth. Nazareth. Ang nakakalungkot ko minsan, yung church loses its sanctity, parang holiness, kasi nga it is used for tourism. Lalo na sa Europe.
No, minsan, pinagalitan ako ng isang paring African kasi pumasok kami doon sa, ano, sa church sa Vatican. Tapos, siyempre, ako naman, okay, sabihin ko, you are like one of them. Sabi ko, ano yung talking about? Everybody is, sabi niya kaya, this is a holy place because this is a chapel. Mea culpa. Kasi ma-overwhelm ka talaga, picture-picture, tapos hindi ka pa nagdasal. Mas maraming picture. Oo, ito yung ano, image of the visitation. Blessed Virgin Mary and Elizabeth. Going to the carpenters. The church, the carpenters. Okay. Aba, pag nawala yung aking ano, ayan, Philippines. Ganyan ang depiction ng ating Blessed Virgin Mary. Tingnan mo, nakasaya. And that is in front of the building. So sabi ko na unang Philippines. At saka, yung translation ng Our Father, maraming languages ang translation ng Our Father. It is only in the Philippines na meron tayong Filipino at Pampango. Sabi ko, wow, bakit ano? Science, Ilocano, we have three. Ah, hindi ko alam yung Ilocano kasi inaadap ko, wala pang Ilocano noon. Siguro inadya yun. Wala. Ah, ito yung sinasabi kong pagkain. Ito yung isa sa aming mga teacher yan, taga-Canada. Oh, parang chapati. Alam niyo yung chapati? Ilalagay lang doon sa... yan yung ano. Ito yung olive. At tapos yan yung paste, na ginawang paste na ano, yan yung pepino. Ito, ano din? Olive oil. No, walang sili, Father. Masarap din naman ang pagkain nila. Okay, this is how they cook it. Yes. Tapos ano ba? Parang bibingka. Ganon din ba sa inyo? Ang Chef Galilee, ano, nasa isang file ko. Nandito pero we cannot wish on that to picture later na lang. Alam nyo ang ano, ang olive trees, it runs through the centuries. It can last for 400 years, ganyan. Ito, mga olive trees siya. Ito sa Tabka. Tabka, oo. Kung saan daw nag-multiply si Jesus ng bread. Ito yung ano, ito yung pag marami kang sheep during that time, mayaman ka kasi yung sheep, wool ng sheep, pwede mong gawing ano, wool at pwede mong gawing thread katulad ng ginagawa ng ano babae dito. So ito galing sa sheep yan. Tapos meron silang pangkulay ng ginin. Ito si ano, si Joy kasama ko taga Sambuanga. Ateneo de Sambuanga. Ayan, okay. So, thank you, Mom. Another so that when we go there, we know it already. We know the tour. Later na lang. Jerusalem. Alright. So, map ng ano, Jerusalem. Ginagamit ko ito pag ano, nagtuturo ako. Ganito ang distance. Ayan yung wall. Jerusalem. At doon, ang mahal-mahal ng taxi, kaya kailangan maglakad ka lagi. So kahit ako'y nag-iisa, sige, lakad. No? Yan ang tinatawag na walls of Jerusalem. No? Bago ka pumasok. Yes. The walls of Jerusalem. Itong mga ano, yan ang ginagamit pag may gera, di ba? Ang tabi nila. Walls of Jerusalem. Outside the wall. So there is something as outside the wall. Jerusalem is likely on a hill. That is why you notice in the Gospels, when there is reference to Jerusalem, they say, go up to Jerusalem. Kasi talagang paakyat talaga yan. By the wall. Inside the walls. Pero I think nabago na yung...
So the Tower of David. Ito yung ano. Ito yung sinasabing Tower of David. Tapos the Church of the Resurrection, ayan. The Church of the Resurrection, mga Muslim pupunta diyan, mga ano, ay hindi Muslim pala, yung ano, Orthodox Church, no? Tapos yung ating mga kapatid sa yung red and yellow, tapos mga Christians. Kasama ko yung St. Paul sister. This is the place believed to be where Jesus was laid from the cross. So ako naman, syempre, skeptical ako. 2,000 years, tapos ito pa ba yun? Pero anyway, out of respect. Papasok kami doon sa, ano, sana, doon sa mountain, doon sa Golden Rock. Pero ayaw kami papasukin ng mga gwardiya, so sabi ko sa kasama ko, uy, ikaw ang in-charge sa isa at ako na lumaki pag-usap. Uy, tignan mo naman ang kanilang mga ano, baliwala. But finally, we were able to go inside. So ayan, finally we got in. Ito yung sinasabing ano, Dome of the Rock. Dome of the Rock. At in-imagine ko, dito kaya nakaupo yung namamalimos sa Acts of the Apostles, tapos dumaan sina Peter and Paul, and then he said, silver and gold have I none, but much as I have, I give you. In the name of Jesus Christ of God. Dome of the Rock, where Abraham was believed to have risen from heaven, pero ayaw kami papasukin kasi syempre, ano yan eh. Malaking bato lang ang nasa loob daw. Daw, kasi hindi ako pumasok. Baka sultahin ako eh. Hindi ko alam, pero dinonate ng isa sa mga kwan eh. Mga ano sa Middle East. Dinonate ngayon kasi nasira. Saan pa ko? Bakit? Ito, the probable place where Goliath and David had a match. Yan, pumunta kami dyan sa place na yan. Tapos, yan, pinakita nga David and Goliath look out. And then, ay nako, yan ang Dead Sea. Baka, meron nga ako. Pwede pa lang pag-ibig dyan. Salty. Yeah, it's very, very salty. In fact, I did not follow instructions again. You're not supposed to open your eyes and you're not supposed to put your head there. Yung ano, body mo lang. Pero mag-float ka talaga. Sinubukan mo. Nag-float ako, pero parang si Peter, at a certain moment, sabi ko, totoo, nagaganyan ako. So, ano yung mata ko talagang hindi ka maka... You cannot open your eyes kasi the saltiness is 14 times the saltiness of the ordinary sea. 14 times. Masakit talaga yung ano, yung mata ko. So, I had to crawl. And I have to ask somebody to help me so that I can, ano, from the water. So, don't swim, sabi nga. Ayan ako, oh. Dapat pa na mag-dragas ka. Ayan. No living thing. No living thing, ano, lives there. Oo, lahat ay patay. Kasi yun na nga yung lowest part of the earth at saka walang, ano, walang nabubuhay doon. Oo, ito yung ruins. You can imagine na ang liliit namin tapos ang lalaki ng mga bato. So if you ask question, paano kaya ito ginawa, yung templo, with human hands? Tapos ang lalaki ng mga bato. So ang lalaki siguro ng ano, sufferings ng ating predecessors just to have the temple built and rebuilt, tapos nasira, hindi na na-rebuild. Tignan mo naman kami, oh, aliliit namin, tapos ang lalaki ng mga bato. Ito yung ritual bath. The Jews are very, very strict with regards to cleanliness. So, pag ano daw, ito ay papunta sa templo. So, ikaw, dito ka manggagaling, punta ka dyan, mag-immerse ka dyan ng tubig, at dito ka dadaan paakyat. Hindi ka pwedeng bumaliko, salubungin mo na naman yung ano, kasi marurumihan ka na naman, kasi na-cleanse ka nga dyan.
Bago ka papasok sa templo, kailangan meron kang sinatawag na ritual bath. Parang Muslim din. Oo. So ito, may announcement nga sila, hindi kami pwedeng papasok sa ano, sa so kinausap yan, kinausap nga niya yung isa ako naman doon sa isa. Yung mga itsura nila. But we were able to get in anyway. So, yeah. Don't move the rock from a distance. Tapos sabi ko, paano naging ano, strongest yung protection ng ano ng Israel dito? Wala namang nakakakita. Sabi nila, subukan mo. Subukan mong magtangay ng bag ng isang kasama natin. At makikita mo, di ba, kamera pala dyan. Meron ka, no? Ay, nako. So, yan. Ito ang tinatawag na waiting wall noon. But ngayon, ang tawag sa kanya, Western Wall. At iba yung ano, hanay ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. This is the women's section. The other side is the men's section. Ganun-ganun sila sa wall. Ah, gaganon-ganon sila sa wall kasi nga, sabi ko sa inyo, pag binabasa nila yung ano, yung kanilang Bible, every word of the Bible is sacred. So they have to bow like that. At saka, before that, there is an area where you can get the Bible. And then when you get out, you bring it back. And there is an area where you can drink water. So, free lahat yan. Wailing kasi nga iniiyakan nila yung destruction of the temple na hindi na na-rebuild since 70 AD. Kaya yun ang ano, yun ang kanilang batayan kung bakit sinabi nila na 65 to 70 AD ang pagsulat sa Gospel ni Mark.